Magandang buhay! Narito na ang mga nangungunang balita. Hank and Babe, tampok sa pagdiriwang ng CSM Week. Mga karanasan bilang exchange students, ibinahagi. UP Sigma Beta Sorority, nagpalibring pakain. At Bios Acoustic Night, matagumpay na idinaos. Economics of love and economics of marriage. Ano nga ba ito? Nagpakitang gilas na naman ang mga estudyante ng College of Science and Mathematics sa nakaraang CSM Night na ginanap sa CSM Grounds noong Huwebes ng gabi. Nangunguna sa balita, Clea Mariel, Malunhao. Naging abala ang mga estudyante ng College of Science and Mathematics para sa CSM Night na may temang UP Pamor. Isa lamang ito sa mga lineup of activities para sa selebrasyon ng 20th UP Fiesta. Ang CSM Student Council ay naghanda ng iba't ibang kasiyahan, palaro at tugtugan para sa gabing ito. At kabilang na nga rito, ang search for the Honking Babe of the West kung saan magtatalbugan ang mga napiling isko at iska mula sa BS Applied Mathematics, BS Biology, BS Computer Science at BS Food Technology. Ilan pa sa mga activities na inorganisa ng CSM Student Council ay Vines Competition at Raffle Contest. Ang mga nanalo sa Bioacoustic Night 2015 ay nagpakitang gilas din sa kantahan at lalong pinasaya ang mga manonood. Ang nasabing event ay dinaluhan din ng mga estudyante mula sa College of Humanities and Social Sciences at School of Management. Kahit pa nga inulan ang CSM Night, hindi pa rin nagpapigil ang mga estudyante at hinintay ang resulta ng search for the Hunk and Babe of the West. Sa huli, ang itinanghal na hunk ay ang isko mula sa BS Food Technology at ang itinanghal na Babe of the West ay ang iska mula sa BS Biology. So ayun na nga ho, every year ho natin dinidiwang or ginugunita ang CSM Night ano, dito sa College of Science and Mathematics. Bilang isang programa or bilang isang event na magpapa-acquaint sa mga estudyante dito sa CSM at hindi lamang sa CSM pero pati na rin sa mga kaibigan natin from other colleges. Hindi lamang yun, ito ay isang recreational event para sa ating lahat bilang parte ng anibersaryo ng UP Mindanao. Bakit nga ba UP Pamor yung pinili naming team? Bukod sa, kasi ngayon ginagamit na yung UP Pamor sa pag-overrate ng UP bilang isang tanyag na universidad academically, no, based sa kanilang academic performance. Pero nakikita ko natin, yung ginawa ko ng council ng question and answer portion, inilantad ko namin yung mga social issues sa labas at sa loob ng UP. Kaya yung ibig sabihin ng UP Pamor ay sa kabila ng mga neoliberal na mga polisiya ng ating administrasyon, sa kabila ng repressive na educational system, magiging proud ba tayo na na nag-aaral tayo sa UP. So bilang isang hamon sa mga mag-aaral ng UP ay tayo'y sama-samang kumilos at tayo'y sama-samang matuto mula sa lipunan at mula sa masa. So yun lamang. Ito po si Clea Mariel Malunhao para sa UPFront, UP Balitaan, Funa, kami dyan. Nagbahagi ng kanilang mga karanasan bilang mga exchange students sina Criza Faye Kalumba at Gian Paulo Paglinawan noong Huwebes sa Lorenzo Hall. Nangunguna sa balita, Kyna Fitero. Ibinahagi ni na Ms. Criza Faye Kalumba at Mr. Gian Paglinawan ng UP Mindanao ang kanilang mga karanasan bilang exchange students ng University of the Philippines Mindanao sa Thailand's Chulalongkorn University at National University of Singapore.
people, new places, food, at intellectual growth. Ito ang mga puntos na ibinahagi ni Ms. Kriza at Mr. Gian para sa kanilang mga karanasan bilang exchange student ng UP Mindanao. I cannot point out a specific memorable experience because every day for me was very memorable. The fact that I was able to mingle with people, exchange students from different backgrounds, different personalities, different views as mine, that was very memorable enough for me. So I enjoyed the entire experience. How is student life different at LUS and here in the Philippines, specifically UP Mindanao? Student life, dito sa UP Mindanao, we are a bit laid back. So medyo chill lang ta, but abroad, especially in a very high standard university like LUS, the students are very competitive. So that's a very big difference. So at some point it was kind of difficult for me to adjust to the academic life there. Kaya very competitive ang mga classmates na ko. What advice can you give to other schools who want to study abroad? Advice? Grab opportunities. Don't be afraid to grab opportunities. Dream big. So that's the only advice that I can give because nothing is impossible. Para sa iba pang mga katanungan, maaari kayong bumisita sa Office of Student Affairs o sa official website na oil.up.edu.ph upang malaman ang mga detalye ng Student Exchange Program. Nagbabalita, ito po si Maria Kyna Fitero para sa UPFront, UP Balitaan, una kami dyan. UP Sigma Beta Sorority, nagpalibring pakain bilang pagunita ng kanilang 83rd anibersaryo. Nangunguna sa balita, Heavenette Boston. Muli na namang magpasaya ang Sigma Beta Sorority ng UP Mindanao sa kanilang annual free lunch dito sa Kalimudan Student Center. Ang free lunch na ito ay kasabay ng pagdiriwang ng kanilang 83rd anibersaryo simula nang ito ay naitatag. Ginagawa taon-taon kung saan salo-salo ang mga isko at iska sa pagkain ng mga inihandang putahe. So yung free lunch namin is an annual event every February. Kasi February 14 is our sorority's anniversary from our mother chapter. So this free lunch is our way of giving back to the UP community. It's also a way of making our name out there or like making them know that we are here. And maliban sa kanin at ulam, mayroon din mga panghimagas na inihanda ang mga betans kagaya ng cupcakes at chocolate fountain. Maraming estudyante ang pumunta at nakikain sa libreng tanghalian. Kitang-kita namang siyang-siya sila dahil maliban sa libre na, masarap pa. Kaya naman, busog na busog ang mga eskolar. Hanggang sa susunod na free lunch, ako po si Heavenette Boston para sa UPFront, UP Balitaan, una kami dyan. Happy anniversary, UP Sigma Beta Sorority! Acoustic Night ng Biological Society, matagumpay na idinaos. Nangunguna sa balita, Paula Feliciano. Kantahan na dudugan ng hatid ng Bios Acoustic Night 2015 sa mga eskola. Isa ito sa maraming activities na inihanda ng mag-aaral ng BS Biology. Kasabay ito sa selebrasyon ng Bios Week kada ikalawang linggo taon-taon. Ginanap ang Bios Acoustic Night 2015 alas 6 ng gabi noong 11 ng Pebrero sa Kalimudan Student Center. Nagkaroon ng paligsahan sa pag-awit kung saan naman maraming banda ng mga eskolar ang nakilahok. Sa huli, ang bandang Dwayne and the Hot Dogs ang nagwagi sa nasabing acoustic battle. Maliban sa acoustic battle, meron din naganap na open mic na kung saan naman nabigyan ng pagkakataon ang mga panauhin na makilahok sa kantahan o pagpe-perform sa harap. Pinarangalan naman si Nal Tolentino ng One Bae bilang pinakamahusay sa kategoryang ito. Bios Acoustic Night is part of Bios Week. Every February, gina-celebrate ko ng Bios. And it's a culmination celebration or program of the Bios every year. So this event is
just for fun for all the students. And I think it promotes camaraderie between UP students or among us. And I think it's also really stressful because February and diba dati kasi diba malapit na ang exams pag February. So, this time, I think lingolino lang doon. So, yun. Dahil nga naman sa BIOS Acoustic Night 2015, naging makulay ang gabi ng bawat eskolar na dumalo sa okasyong ito. Ito po si Paula Kim P. Feliciano para sa UPFront, UP Balitaan, Funa kami dyan! Economics of Love, ano nga ba ito? Alamin natin, nangunguna sa balita, Kat Landig. Bilang pagsalubong sa buwan ng pag-ibig, nagsagawa ang Society of Agribusiness Economics ng kauna-unahang forum na ginanap sa CHSS-AVR. Ito ay upang talakayin kung sa papanong paraan nga ba magagamit ang mga konsepto ng ekonomiya sa usaping pag-ibig, relasyon at pag-aasawa. So this event is called the UP Mindanao School of Dangerous Minds. So this is actually similar to the concept of the Festival of Dangerous Ideas in Australia. So what this event is trying to achieve is that we try to create a venue for stakeholders of the university like students, researchers, and faculty members to present some of the conventional ideas that are of somehow used to the society. So it challenges the status quo and it offers ideas that are outside of the box. So this particular topic is on the economics of love. So usually, people do not like to question love as a concept or even in relationships, they do away talking about the reasons why they love a specific person. So in economics, we try to study how people make these choices and decisions about love and relationships. So we introduce economic concepts in terms of understanding the things that we do in a relationship. Ito po si Kat Landig ng UPFront na nagsasabing, UP Balitaan, una kami dyan. At yan ang mga nakalap naming mga balita. Ito po si Gian Paglinawan. Ito po si Lian Horda. At ito po si Mary Campanya na nagsasabing, wala kaming pinapalampas. Wala kaming inuurungan. Dahil lagi kaming nangunguna. UPFront! UP Balitaan, una kami dyan.